Kristiana at ka-Kristiana natin dyan. And welcome to my channel again. Nagbabalik na naman po si Sister Leia na nagsasabing sa kahit anong hamon ng ating buhay, basta't ang Panginoon ang ating kasama, hindi natin yan susukuan. Kaya kapit ka lang. So, for today's video po ay, nandito po yung meron po tayong guest! Papa ko po. Ang pangalan po niya ay Rodante. Yan po yung pangalan niya. So, yung papa ko po, mahilig po siyang mag-aral sa Biblia. Nag-aaral po siya sa Biblia. And this bag po at this channel po, marami po tayong matutunan sa Bible kasi sishare ko po sa inyo yung mga natutunan din namin para hindi lang kami lang rin yung makakaalam, kundi marami din makakaalam, diba? Mas maganda kasi na natatakot tayo ngayon sa virus, pero hindi tayo natatakot sa ating kaligtasan, kung maliligtas ba tayo sa ating spirit, sa spiritual aspect, na maliligtas ba tayo, which is pinaka-importante po talaga na parang sure tayo dyan sa part na yan. So, dapat po, nag-enjoy man tayo dito sa mundo, at the same time, mag-i-enjoy tayo doon sa langit kasama ang Panginoon. Tama ba ko? So, ayan po, papa ko. Hindi po siya salita kasi mahihain siya. Okay, so, let's start. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga hindi alam. Actually, sa Star sa Bible, no, marami tayong hindi alam, no. Nakikinig lang tayo sa mga sinasabi sa atin, pero hindi natin alam kung ano talaga mga storya na nangyayari sa loob ng Biblia. Sabi nga nila, ang pinakamagandang libro ay ang Biblia. Siya ang pinakamagandang libro kasi nandyan na lahat ng story, no, sa Bible. Kapag babasahin mo yan, talagang ma-amaze ka sa mga stories. Siguro, sa mga tao na introduce sa kanila, parang boring yung Bible, pero kapag napag-aralan mo siya, marami talaga siyang ano, yung parang magagandang story sa loob ng Biblia. Nasabi mo na, ganun pala yun, what a story, ganun. So, ngayon, marami tayong malalaman. Meron tayong malalaman sa Biblia, na story ng Biblia. So, ngayon, pag-uusapan natin ay ang mga apostles. Kung sino yung nakakaalam kina Paul, Peter, sila po yung buhay po nila before, yung 12 apostles. Pag-usapan po natin kung ano talagang ginagawa nila before, after the Old Testament. So, sila ay dumating na, sila ay nangaral na nung sa New Testament na. So, ngayon makinig po tayo kung ano yung ano, story nila. So, Bisaya, me, tas Tagalogon rin ako, para makabulong mo. No. Okay. So, unsa man ang ato ang kwan karon about sa mga apostoles. Insay gihimo. Magbasa ta sa verse sa 1 Corinthians, ano yun? Chapter 4? Verse 4:6. Galing talaga sa 1? You can do sa 1? 4:6 lang siya. 4:6. Chapter 4, tapos verse 6. So, atong hisgutan ning giingon ni Pablo din sa 1 Corinto 4:6. Sa King James Bible, na nagaingon siya din ni karon kining tanan nga mga butanga, mga igsoon, akong gipakadapat kanako ug kang Apollo tungod kaninyo aron nga pinaagi kanamo ingon nga sulundon kamo makakat-on sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo sa kasulatan aron wala kaninyo'y magpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa. Okay, mo na giingon ni Pablo na dinhi sa maong mga pulong na ang tanan nga mga butang nga atong pagasundon ang mga apostolis lamang. Sila dirita magkinabuhi sa aron dili ta mahisaylo sa kasulatan. So ang ibig ba sabihin noon na sinabi diyan sa 1 Corinthians 4:6 na dapat ay sundin natin yung mga apostoles para hindi tayo mawala sa buong Biblia, no? Kasi kapag basa tayo, basa lang tayo, ibasa, bisan asa lang, hindi na po ta, makapunta po ta sa utas, hindi na po ta, magbalik-balik. So, parang nalilito tayo, diba? Sabi, marami sasabi na, ay, parang nakakalito yung Biblia, no? Parang nakakaloka, sa ibang term pa, nakakaloka kasi hindi natin naintindihan, ganito, may story ganito, may story ganyan. So, ano ba talaga? Ano ba talaga nangyayari? So, sabi ng mga apostles sa 1 Corinthians 4, 6, sabi niya doon na sila yung dapat nating sundin para di tayo malito
sa ano sa kasulatan. So mura gayngom nya dinhi sa maong mga pulong basahon nato dinhi sa sa kaning nasalat ng Bisaya dyan. So, kapag mag-extend siya ng Bisaya, at least naiintindihan nyo na. Tapos ako tagalogin ko na lang. Dini sa unang Tesalonica 2:9. Nagsulti po siya dire. Kay kamo mga igsuon, mahinumdum pa sa among paghago o pagbudlay. Samtang kami, nagwali kami sa maayong balita, gikan sa Dios. Kami usab namuo magabii ug maadlaw aron kami dili makahatag og kabug-at kang bisan kinsa kaninyo. So ang gingon sa mga apostoles sa dihang nga nagwali pa sila sa maayong balita sa mga kaigsuonan, nagatrabaho sila adlaw ug gabii aron dili sila makahatag og kabug-at sa mga kaigsuonan. Doon naman goy mga tao karon nga moingon nga magwali sa maayong balita nga dili namo trabaho. So kani sila gipanglutos pagani sa unang panahon ang mga apostoles, pero nanarbaho sila adlaw ug gabi aron dili sila makahatag og kabug-at sa mga kaigsuonan. So mao na siya ang trabaho sa mga apostoles nga kailangan nga magwali ta sa maayong balita. Kailangan nga dili ta nga magsalig lang sa mga kaigsuonan. Naman tay katungod ana nga magwali ta sa maayong balita nga magakuha sa mga panalangin sa ato mga kaigsuonan. So, sa mga hindi makaintindi ng Bisaya dyan, so sa 1 Thessalonians 2:9, nagsasabi dyan na even yung mga apostles, sabi nila, sila daw nagtatrabaho araw, gabi, para lang hindi sila makapagbigay ng hindi magiging pabigat sa mga tao. So before pala yung mga apostles, kahit na maraming tao yung marami yung taong sa Bisaya pa nagluto sa ilaha, maraming mga taong against sa kanila before yung binabash sila kasi hindi daw tama yung mga pinipreach nila. Pero despite sa lahat ng yun, despite sa mga hirap na naramdaman ng mga apostles before, gumagawa sila ng paraan para makakain sila. No, nagtrabaho sila, nagpakapagod sila, hindi sila nag-rely doon sa mga tao na nanghingi sila doon sa mga tao para makakain sila. Kasi para sa kanila, ayaw nila nabigyan ng hindrance yung pag-preach ng good news, ng gospel. So yun, mga apostles before, nagtatrabaho sila, hindi sila nanghihingi. Kundi kusa silang nagtrabaho, nagpakahirap sila despite sa lahat ng hirap na naranasan nila. Hindi nga sila komportable before, pero nakapagtrabaho pa rin sila. So, yan po, ginawang example yan ng mga apostles. Amen. Okay. So, tanawon doon nato dito sa unang Corinto 9:11, nagaingon siya, kung lugaling magapugas man kami o panalangin ng espirituhanon diha kaninyo, di kapadautan ba di ay kung kami magaani sa inyong mga panalangin ng yutanon. So, dili siya dautan kung magakuha sila sa mga panalangin sa mga tao, dili siya dautan. Pero dili ni siya ikapulo, ha, panalangin nga kung muhatag ka sa mga apostoles, pwede sila nga mo kuha. So in 1 Corinthians 9:11, sabi ng mga apostoles na kung manghingi daw sila sa mga tao, hindi naman daw masama yun na manghingi sila sa mga income ng tao, hindi naman daw yun masama. Pero ano sabi nila dyan? So, nag-ingon siya din sa kuan, sa Dusi. Nag-ingon siya, kung ang uban inyong gitugutan sa pagpahimulos sa maong katungod, diha kaninyo, dili ba unta kami labi pa? So, nag-ingon siya, kung gitugutan na to ang pagpahimulos sa mga tao nga nagbuhat niini, sila gani unta mas labi pa kay sila mangyud ang tinuod nga nagwali sa maayong balita. Take note po, ha, that is 1 Corinthians 9:11-13 ba yan? Hanggang 13? Basta dyan, basahin nyo dyan, 11. So, sinabi nila dyan na sila yung iba, binigyan daw natin ng karapatan para kumuha. Nga sila, hindi nga sila kumuha, yung mga apostles. Diba?
Nya nagaingon siya din ni, kung ang uban ang inyong gitugutan sa pagpahimulos sa maong katungod kaninyo, di ba labi, dili ba unta kami labi pa? Ngani kami wala magpahimulos sa maong katungod. Inuno a, gipalabi namo ang pag-antos sa tanan kapitos ug kawalad-on kay sa pagbutang ug kaulangan sa maayong balita ni Kristo. Ayon, tumpak na tumpak sa 13, ay sa 12. Sa 12, diba? Ingon siya nga, sila gani daw before wala sila nikuha og kanang wala sila nang ayo, no? Wala sila nang ayo, pero ang uban daw karon ninyo do ato dong ano gihayaan ang mga ayo sila sa tua, pero sila before wala sila nang ayo tungod kay dili sila gusto or naning kamot sila, wala sila nagpahimulos sa ilang term pa gani kami wala mi nagpahimulos, no, sa maong katungod, sa maong katungod na sila katungod, pero wala mi nagpahimulos kay unsa giingon niya nga dili siya gusto nga naay mahimong kaulangan in taga kung sa ano pa, well, hindrance ba sa pagwali sa maayong balita? So, ayaw lang talaga ng mga apostoles na manghingi sila kasi ayaw nila na maging pabigat sila before. Ayaw din nila na maging hindrance yun na, ah, hindi na mag-serve, hindi na mag-ano yung mga tao, hindi na lalapit yung mga tao, hindi na makikinig yung tao sa gospel kasi nangihingi sila. So, ayaw nila maging mangyari yan. So, ang ginawa ng mga apostoles before, sige, buhat nila, nagtrabaho sila, maadlaw gabi, nagbudlay sila. Araw gabi ginawa nila yan lahat para hindi lang sila makapagbigay ng pabigat sa mga tao. So di sila gusto na mahimong mabugatan ang mga tao. Uy, sa una nagtrabaho jud sila. Ano, gipalabi na mo ang pag-antos sa tanang kapitos. Mas giantos na nila ang the word kapitos, pinaka ano na gina siya. Mga brothers and sisters, pinaka ano na gud na siya, pinaka lawom na gud na siya, mura grabe jud kay nga pag-antos, no, grabe jud kay nga kahirapan ang nahitabo sa ilaha, pero ay gikaya gina nila kay dili sila gusto nga kanang mahimo siya ba nga kanang kaulangan, oh, kaulangan mura hindrance ba, bisaya naman kay nang kaulangan gud, parang hindrance na ba na hindi na maka ano yung mga tao, hindi na lang lalapit kasi nanghihingi man ng pera, yung ganun ganyan. Syempre mo sa mga taong nalalapit sa Panginoon mahirap, di ba? So dapat sabi nga yung mga mahirap yun yung gusto ng Panginoon na lumapit sa kanya, di ba? Ang mga kabus gusto niya na mutimuduol sa iya, ha? Pero nahitabo nga ang mga kabus na noon murag magpalayo kay syempre wala man sila kurtang, murag ana ba maulo sila in terms sa mga contribution, murag mga kanang mangayo na, murag sila ahatag ana ba muna nga nang instead na ato na siyang pahimus na nila siguro, no, kay murag ang way of giving gyud nga gusto sa mga ingon pa nga sa one time na nagpost sa FB na tithing is extortion, no, the extortion siya ang nagpreach daw ang mga apostles of free will giving, no coercion. So what pasabot na kanang dili gyud dapat siya murag iyan i-implement sa mga tao, iyan din ato sa mga tao, oh, dapat maghatag mo man ani murag. Parang mo feeling nila ka nang one time kasi meron ako nakausap na ano siya, ibang sect siya, pero dito lang, hindi, para Trinitarian din siya, sabi niya, young people siya, youth siya, sabi niya, ano ko sinabi ko sa kanya, actually, kung pag-aralan mo yung tithing sa Biblia, ang tithing talaga, hindi talaga siya applicable sa panahon natin ngayon, hindi yun, before yun, sa Old Testament, and it was given sa mga Israel sa taga Israel, 'di ba? Binigay sa kanila na law, na batas. So, sabi ko nga sa kanya, hindi naman 'yan applicable sa atin ngayon. Free will giving time na 'yan. Kung ano nasa puso natin, 'yun yung ibibigay natin kasi 'yun yung gusto ng Panginoon. Tapos sabi niya, "Ha, kaya pala sister na para akong guilty most of that time na hindi ako makapagbigay." Ano siya ba? Hindi daw siya makahatag. Ano, good. Na marag guilty daw siya kay parang makasasala daw siya. Kanang dagan daw kasi sala kay wala siya nakahatag. Di ba? Kay, siyempre, mabutang man sa itong man kay gina-preach ba yan sa ito? Ano nga? Gina-preach ba sa ito? Ano nga? Uy, kuan mo, kawatan mo, tip mo, ano kayo? Nanakaw kayo. Hindi kayo nagbibigay. Mga ganun-ganun. So, siyempre, nagigilty yung tao. And alam naman natin na hindi siya nagnakaw, di ba? Pinaghirapan niya yon, nagtrabaho siya. Kasalanan ba niya na maging mahirap? Hindi naman siguro, di ba? Sabi nga, di ba? One time, narinig ako ng pastor na preach. Yung pagiging mahirap daw, that's a curse daw. Curse? Kini-curse na daw yan. Parang, gitunglo na ba? Sabi siya, what? Ang mga, ano na noon, yung mga mahirap, naging curse na
na ang gusto ng Panginoon, yung mga mahirap na dapat lumapit sa Kanya. Ang gusto niya na lumapit sa Kanya, yung mga mahirap, sabihin mo, yung mga mahirap na yan, kinakurse yan. Sabi ko, talagang labag sa kalooban ko na sinabi niya yun. Kasi diba, kasi yung gusto nila, yung mga tao, magbigay ng pera sa kanila. Parang ganun ba? Kaya nga, sabi ko, wag natin yan i-preach na yung yung mahirap tayo, curse yun. Hindi po yun curse at hindi po yung totoo. Kasi wala po tayong nakawan at hindi tayo magdanakaw. Ganun. Kasi yung Bible po sa New Testament, yung mga apostles na nakikita natin, nagtatrabaho sila para makakain sila. Hindi sila nanghihingi sa mga tao. Kung tutusin, marami silang kasama, di ba? Maraming pera yun kasi nagbibigay din sila para ibibigay din yun sa mga tao na walang-wala, di ba? So, ayun, dapat talaga na maging aware tayo, di ba? Maging aware tayo sa ating ano na kailangan talaga na pag-isipan natin or pag-aralan natin yung Bible para marami tayong malaman, marami tayong alam. Diba? Sabi niya ni Kuya Kim, lamang ang mas may alam. Ligtas ang may alam pala. Eh kung nagdawat pag ikapulo ang mga apostoles, dili na ni sila mong trabaho. Tama. Dili na sila mong trabaho. Kaya mga saserdote sa unang panahon, nagdawat sila sa ikapulo pero wala din sila laing panulundon, wala na sila trabaho, mao na lang na ilaha. So kaning mga apostoles na narbaho gyud siya diri sa 14, nag-ingon siya sa ingon nga paagi ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa maayong balita magakuha sa ilang panginabuhi ang gikan sa maayong balita. So pwede ka magakuha katong gipanghatag sa mga tao sa imo, pwede kung ka mukuha ato para sa imong panginabuhian. Pag ikaw yung nag-ano, ikaw na pe-preach, pwede ka rin naman kumuha dito na doon ng ano ng pera sa mga binigyan ng tao. Pero konting meron mga percent lang na kukunin mo. Pero most talaga sa binibigay ng mga tao, yung ano talaga nila before, yung activity nila before, yung para siyang ano, foundation na binibigay din nila sa mga mahirap. Yung mga apostles before, kasi nagbebenta man ng mga lupa yung mga tao before, nagbebenta sila ng lupa, ng mga ano nila, ng mga gamit nila para ibigay doon sa mga apostles. Tapos yung mga apostles, sila yung nag-handle noon. Tapos yung mga kasama nila, yung mga kapatiran nila na walang wala sa buhay, mahirap, yun yung inaabutan nila ng tulong. No? Inaabutan pero nila ng tulong. Pwede makuha ang mga pastor. Pero ito yung ibig sabihin nito na pwedeng kumuha pa rin yung mga preacher doon para kainin nila, para sa pagkain nila, para pagkukunan nila ng makakain nila. Pero not talaga yung pinag-usapan natin dito, yung giving kasi, yung way of giving, na hindi ganon, na hindi pwedeng persahan yung kailangan may porsyento yung tithing talaga na 10% yung ganun. Hindi. Kundi ang ipipreach mo sa mga tao is free will giving talaga. Kasi sabi ko, mas malaki naman talaga yung galing sa puso, di ba, kaysa 10%. Meron din kasi kaming nalaman sa Biblia na nabasa namin na yun palang tithing before in the Old Testament, every year pala yan binibigay. Ganun yun. Every year pala yan binibigay. Tapos, every 30 year, yung ikatlong taon, sa every ano, sa ikatulong tuig, kada diay na mga ilang mga tithes before is binibigay yan sa mga widow, wala na ibana, mga balo, ana, sa mga mahihirap, sa mga traveler, ganon, yung mga walang nakain, yun, binibigay yun siya. And every, ikatlong taon, binibigay yun. And meron din kaming nabasa na hindi pa namin napag-aralan talaga ng maayos, pero meron kaming nabasa na meron, di lang pala talaga yan 10%, meron pa yung mga dagdag na percent, no? Meron pa yung mga dagdag na percent, basta hindi pa namin napag-aralan, isi-share namin sa inyo kung ano talaga yun. Kasi minsan, parang, sa nabasa ko, parang kung daw before, kung magta-type ka, kung ano yung kabuhayan mo, kung ano yung kabuhayan mo, for example, kung ano ka, farmer ka, so kailangan talaga dalhin mo doon sa church ang talagang yung yung mga product mo, yung talagang dadalhin mo sa church. And pala, pag dadalhin mo yun sa church, tapos kukunin mo siya, kasi ibibenta mo siya, parang may additional na siya na percent. Parang ganyan. Ito. Sa Levitico 27, 27:30.
Ug ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang binhi sa yuta, mauusab ang sabunga sa mga kahoy, iya ni Jehovah. Kini mao'y butang nga balaan alang kang Jehovah. Ug kun adunay buot magalukat sa jutay sa iyang ikapulo, igadugang niini ang ikalima kabahin. Di ba lang din maintindihan? Hindi ko na maintindihan. Basta kapag kukunin mo siya, parang may siyang dagdag na ano, 5%. Parang 5% ba dun sa 10%? Parang ganun. Meron na siyang dagdag. Basta yun, hindi lang kasi pag sinabi natin 10% or tithes, yun na yun. So dapat talaga, marami pa tayong ano, kasi nabasa ko rin sa Biblia, meron din kaming nabasa ngayon na iba-iba pala yung way of giving sa tithes, no? Iba-iba yung mga tithes. Hindi, meron palang tithes sa fiesta, merong tithes sa lahat yun. Basta marami yun. Kanyang gisulti mang good ni Kwan. Hindi talaga yung tithes. Kanyang gisulti mang good ni, tama man yung gisulti ni Salmo, sa Salmo 148. Ingon siya sa 19 hangtod sa 20. Ginapakita niya ang iyang pulong kang Jacob, ang iyang kabalauran, ug ang iyang mga talumanon kang Israel. Wala niya buhata ang ingon ni ini sa bisan unsa nga nasod. Og mahitungod sa iyang mga tulumanon, sila wala manghibalo ni ana. So wala gyud ta kahibalo ni ining mga balaura. So kung imo siyang subayon ba sa mga Old Testament, kani mga balaod sa ikapulo daghan kainig wan. So wala gyud ta nakahibalo. Oh, daghan siya bagi, kubaga lisod siya. Ang lisod siya sa bisan unsa nga nasod, wala niya buhata. Unya dayon ingon siya nga sila nini wala nakahibalo, wala gitna nakahibalo kung imo gisan tugkaron ang mga Salmo 147 48 48 19 47. Salmo 147:19-20. So mababasa niyo diyan na in Psalms 147:19-20, mababasa niyo yan na lahat talaga ng ano ng mga tawag nito mga batas na binigay sa Israel, talagang sa kanila lang yun, hindi yung binigay sa ibang bansa. Katulad natin, talagang sa bansang Israel lang talaga yun, kasi sa Malakay 3 or asan ba yun, sa 4 na nasasabi na binigay lang talaga siya sa buong Israel. Sa buong Israel sa talaga Malakias, sa Malakias 4:4, Malakay 4:4. So kung basahin mo yung the whole chapter, basahin mo talaga yung story dun sa Malakay. Isipin mo kung magbabasa ka lang ng one part, hindi yun enough. Dapat talaga, basahin mo yung lahat, buong. Mayroon kaming narinig na pagtuldok na daw, tuldok na talaga yun. Yun naman siguro yun. Kung magbabasa ka ng story, bakit tuldok lang ba talaga? Yung sabi ko, dapat, kapag magbabasa ka sa Bible, dapat, whole chapter, the next chapter, or meron pa ba yung ibang mga connection naman sa story na yan. Ganun, basahin natin yung ano yun para alam natin. Kasi kapag magbabasa ka na one part lang, well, ikaw talagang pinakakawawa na tao kasi wala kang hindi mo malalaman kung ano talagang buong story. Minsan kapag madideceive tayo sa iba na ganito talaga, ganito. Tayo rin na walang alam. Sige, ganito pala yun. Ganyan lang. So, dapat alam natin na yung Malakay 3:10, yung tithes na tinutukoy doon, ay hindi yun sa ating bansa. O hindi sa, para sa atin yun. Kundi para sa buong Israel yun. Sige, basahon doon na ito ng Malakias, aron maklaro. Ano sa gini Malakias? Malakias City, Malakias 3:7. Ningon siya din yun. Sukad sa adlaw sa inyong mga amahan, kamu mingtipas gikan sa akong mga tulumanon. So, nitipas sila sa iyang tulumanon. Kamu, ingon siya, og wala managtuman kanila. Bumalik kamu kanako, og ako mubalik nganha kaninyo, nagaingon si Jehovah sa mga panon. Apan kamu nagaingon, diin man kami mubalik. Nakapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa ni ana, kamu nangawat kanako, apan kamu na nag-ingon, unsao man namo sa pagpangawat kanimo sa mga ikapulo o mga halad. So meaning, kaning nitipas sila sa tulumanon, kaning tulumanon na ilang nitipas, kaning ikapulo o mga halad ng mga baka. So no, diba? Ang ikapulo o mga halad ng mga baka. Pero kung tanaw na ito, dili kayo maingon, manggod sila nga, ang kasukuan ra daw ni Moises, ang giwala.
So ang tuluman nun, wala daw kaning ikapulo ug mga halad. So tan-awon daw nato sa kaning Malakias 4:4 kung unsay giingon ni Malakias na apil ba ang ikapulo ani. Ningon sa dinyo, hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moises ang akong alagad. O tanawa, hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moises, ka-Moises ni, nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb alang sa tibuok nga Israel. Bisan ang kabalauran ug ang mga tuluman nun. So dili lang kay ang kasuguan ni Moises, kundili bisan ang kabalauran ug ang mga tuluman nun. Mao man ni ang ikapulo man eh, tuluman nun diri sa city. Tuluman nun man siya ang ikapulo. Sa libihanon, ilang man ang tuluman nun. Tapos ang paghalad nga ano, halad nga inihaw, tuluman nun po na ni Aaron. So mga tuluman nun na siya, naghihatag sa tibuok na Israel. Sa buong Israel talaga binigay. So halad na nga ikapulo. Hindi po tayo kasama doon. Yun ba? Hindi tayo kasama doon. Eh kung titingnan po nyo dito sa YouTube, sa ano, marami po talagang pastors ng mga ano, foreigner na pastors. They're preaching talaga most sa according sa aking survey ha, most sa mga ganun nag-preach, wala talaga silang tithe. Wala silang tithing talaga. Kasi according talaga sa Bible yung binabasa nila. Kapag maintindi talaga natin yung Bible, masasabi talaga natin na wala na. Na hindi talaga, or hindi siya wala na. Nandyan pa rin siya, pero hindi siya para sa atin. Kasi hindi man para sa atin yun. Alang ra gyud sa tibuok Israel. Para sa buong Israel talaga yun. Pero ang mga pastor pa istoryahon, alang gyud na sa tanang naso. Mo nay asay tuhoan ninyo kaning si Malakias nga nagasulti nga alang lang gyud sa tibuok Israel. So ang mga pastor nag-ingon nga alang sa tanan nga nasod. So murag lahi gyud siya ang gihisgutan sa pastor ug ang gihisgutan ni Malakias. So makita gyud nimo nga dili gyud siya mao. Di ba meron din tayong mabasa na katungkuan ang kabalauran ug ang tulumanon kutob lang kang Juan. Oo na, mapasa magyapon nato din sa Juan. Tapos after kay Juan, pinipreach na ang ano, gospel. Ang mayong balita, ang good news. Tapos sabihin mo, nandun pa rin sa good news yung ano, yung mga tulumanon, mga ano yan. Diba? Hindi na siguro. Kaning Lucas 16:16. Ingon siya o. Oh. Ang kasuguan, ug ang mga propeta milungtad hantud sa pag-abot ni Juan o diha ra gikutob kang Juan. Ug sukad ni atong panahon la ginawali na ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. O tanawa. Diba? Ang kasuguan ha, ang kasuguan ug ang propeta diha ra gikutob kang Juan. Remember ha, Malakai is a prophet. So Malakai is a prophet. So ano yung mga ano yung pati yung mga laws, mga ano before yung binigay sa Israel hanggang diyan lang kay Juan, diyan lang kay John. So after that one, pinipreach na nila yung good news. Kasi sinasabihin pa ba nila na ano afternoon pinipreach na yung good news kung kasama pa dun yung ano yung prophet tsaka yung mga law na binigay noon sa ano sa Old Testament. Hindi na siguro, 'di ba? So ibig sabihin noon, nandoon na nag-stop, 'di ba? Doon na siya nag-stop. Tanawa ko na to ning Malakias. Malakias 3:10 kani gibasa nila. Jis ramangud ang ilahang basahon. Nadili nila idritso sa 12. Tanawon do nato unsay istorya o. Dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron nga adunay kalan-on diha sa akong balay. Og pinaagi niini sulayin ninyo ako karon. Nag-ingon si Jehova sa mga panon. Kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit ug bubuan ko kamo sa pagpanalangin nga pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Ritso sa 11. Ug badlungon ko ang lumalamoy tungod kaninyo ug siya dili na magalaglag sa mga bunga sa inyong yuta. Mao ni siya di na magalaglag sa bunga sa ilang yuta ni mo paatak sa iyang balagon sa paras sa iyang bunga sa kaumahan sa dili pa sa panahon nagaingon si Jehova sa mga panon. Sa 12. Ug ang tanan nga mga nasod managtawag kaninyo nga bulahan kay kamo mahimong yuta nga gikahimutanan nagaingon si Jehova sa mga panon. So sa ato pa ang tanan nasod kita tanan nasod mingon na tanga bulahan Juday ang Israel. So
ano yun, ang pinag-usapan lang doon is nag-ano lang siya, nag-refer lang siya into one country na na itong country na to, na itong bansang ito, lahat ng bansa ay magsasabi na kayo ay very blessed na country. O parang ganun ba? Parang pag susundin nila yung ano, yung law ng Panginoon, yung utos ng Panginoon sa kanila sa before, yung tithes, pag susundin yun ng taga-Israel, panalangin niyo, wala ikabutangan. Merong blessings na walang, wala na talagang mapaglagyan na blessings, diba? O, sa Israel lang, hindi na masunod sa Israel. Lang yun. Kasi sabi, diba, lahat ng bansa magsasabi sa inyo na you are blessed. O, diba? So, tayo na nakatingin lang sa Israel kapag nagawa nila yun, yung blessings nila, wala na talagang mapaglagyan. Kapag nagawa nila yun, yun. Ibig sabihin na, lahat ng bansa, it's refer, nag-refer lang yun sa isang country, which is the Israel, no? Sila lang talaga yung binigyan nun. Sila lang talaga yung gustong, ano, gusto ng Panginoon na sundin nila yun. Dahil kapag masunod nila yun na perfect, so, grabe yung blessings. No? Grabe yung blessings na, ano. Kung maulagi, kung imo siyang idritso sa Panginoon sa kanila. Ingo ni Malakias din sa Kuan, 4:4, ang kabalauran ug ang mga tulumanon kasuguan ni Moises wala gid buhata sa bisan o sa bisang unsa alang lang gid siya sa tibuok Israel. So giklaro gid na ni Malakias parang dili mo makuamba aron dili mo masalaag. Giklaro ni Malakias even si Malakay ah, prophet Malakay na nagsabi ah, sinabi niya yan para kung tayo malito na, uy hindi pala sa atin yan, uy para sa buong Israel pala yan, uy hindi pala sa atin yan. Hindi pa rin pinag-refer sa atin yan sa lahat ng bansa, kundi sa bansa ng Israel lang pala yun. Hindi pa tayo kasama dyan, o diba? So, para maintindihan natin, bakit ba hindi natin maintindihan na para lang yan sa buong Israel? Even Prophet Malakay nagsabi na yan. Prophet Malakay na nagsabi niyan. So, diba? So dapat, klaro na, kung mayon ang mga pastor na sa tanan yun na, ayaw yung magtuo kay wala man tayo mabasa din hinga tanan. Kasi we are now in the New Testament. We are in the New Testament na. Doon na tayo mag-follow sa mga apostles na tayo. Sabi nga, diba? Anong sabi niyo na dapat sundin natin yung mga apostles para hindi tayo malito sa kasulatan. Sila yung sundin natin. Kasi kapag natin babasahin yung mga ano nila, yung mga sinulat ng mga apostles, yung mga utos, yung mga pinipitch ng mga apostles, dapat sila yung sundin natin para hindi tayo malito at hindi tayo mawala. Ganun yun. Oh, siguro, nganong ang mga tao, nganong wala man nakasabot ani? Nganong dili man sila makasabot ni ana? Ang pangutana ba, nganong dili man sila makasabot ni ana nga maong mga pulong? Tungod kay doon namang goy ang kaning pulong sa Ginoo. Sa pulong sa Ginoo, matinuod manggod ang pulong sa Ginoo. Walang dili gud sila makasabot. Ganong dili man sila makasabot? Kay kaning Malakias, so daan tugon ni. Di ba? Daan tugon. Nya kung basahon na to, doon ay sulat si Pablo dinhi sa ikaduhang Korinto, 3:14. Okay. 3:14. Aron mahibal-an nimo nganong dili sila makasabot. So ningon sa dinhi sa ikaduhang Korinto 3:14 hantod sa 15 nag-ingon siya, apan ang ilang mga salabutan nangagahi kay bisan pa hantod niining mga adlaw karon sa mga basa sila sa daan nga pakigsaad ang maong tap-tap nagapabilin gihapon sanglit kini makuha man lamang pinaagi kang Kristo. O hantod ni ining mga adlaw karon sa mga basa sila kang Moises ana ay tap-tap nga magalinis sa ilang mga hunahuna. So matuman ni ang maong mga pulong. Kay nagbasa man sila dinhi sa daan tugon pa, so do na pay nagtap-tap sa ilahang salabutan. So manang dili sila makasabot. Doon talaga maalapin, maintindihan natin na pag hanggang ngayon nagbabasa pa rin tayo sa mga utos na sa Old Testament. Yun pa rin yung susundin natin. Hindi naman ibig sabihin na tayo naman talaga yung nagbabasa sa Old Testament para malaman natin yung story. Pero
hindi yung mga utos na nandun sa Old Testament, hindi dapat yun yung sabi natin sa mga tao, oh, ito sundin ninyo, ito yung ano ninyo, kasi sinabi sa atin, ito yung sundin ninyo, ito yung utos sa Panginoon. Kay Jehovah pa yun eh, di ba? Sa panahon pa yun ng ano, ng Old Testament. So, hindi pala dapat na yun yung sundin natin, kasi kapag hanggang ngayon, yun pa rin yung sinusunod natin, magiging hindi na tayo makakaintindi sa totoong sa totoo talaga, o anong totoo talagang mga salita ng Diyos. So ano yung talagang gustong ipagawa ng Diyos sa atin yung panahon na ni Kristo. So kapag ganun pala, 'di ba? Pag ganun pala, pag hindi natin pinaniwalaan yung kay Kristo, so wala palang bisa yung pagpapakamatay ni Kristo sa para sa atin, nagano siya ng dugo na para lang sa atin, para nag-alay siya sa kanyang sarili para sa atin, para maging maligtas tayo at para maging hindi na tayo mahirapan pa ng sobra, kasi yung kautusan before napakahirap sundin yun. Kaya yon, sana maintindihan nyo na yung mga utos before, eh, hindi yun para sa atin. Para yun sa mga taga-Israel lang talaga. And nabasa ngayon, or naintindihan natin ngayon, na kung hanggat ngayon nagbabasa pa, or na, sinusunod pa rin natin yung utos sa Old Testament, so talagang hindi tayo makakaintindi. Parang merong mga veil na nilalagay sa ating mga isipan para hindi tayo makakaintindi. Parang ganun. So, balita sa kuan last, balita sa ganiha sa Unang Korinto 9:14. So nag-ingon sa dili, oh, sa ingon nga paagi ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa maayong balita magakuha sa ilang panginabuhi ang gikan sa maayong balita. Dito ta sa 15. Apan wala ako magpahimulo sa bisan unsa ni ining maong mga katungod, ug wala usab ako karon magsulat niini aron lamang pagahimuon ang ingon niini alang kanako. Kay palabihon kung mamatay ako kaysa pagakuhaan ako ni ining hinungdan sa akong pagpasigarbo. Kay kung giwali kuman ang maayong balita, kini wala maghatag kanako o hinungdan sa pagpasigarbo, kay mapugos manggiyod ako sa pagbuhat ni ini, ingon nga akong katungdanan, alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Ug kung buhaton ko kini sa kinabubuton, ako magadawat og suhol, apan kundili sa kinabubuton sa gihapon, kinigi katugyan kanako ingon nga pinialan. Busa unsa man lang di ay ang akong balos, maulang kini nga sa akong pagwali ang maayong balita, gihatag ko nga walay bayad aron dili ko kapahimuslan ang akong katungod sa pagkamagwawali sa maayong balita. Mana siya. Ang giingon nga kung ang suhol kabubuton dawaton nako, og dili, asa kabubuton lang sa pwede gihapon. Pwede ra dayon magwali ka or ano, pwede ra dayon makuha ka or dili. Dili ka dili. Depende ra sa imong nara sa imong kabubuton. Kani siya kay mo gani siya para ang gusto niya na iwalin niya ang maayong balita na walay bayad. Marang ano ba? Walay bayad ba? Parang yana daw ba ipipreach yung good news, yung gospel na wala talagang bayad. Kasi nangyayari sa panahon ngayon, parang meron ng bayad, no? Parang kaligtasan ng tao, parang merong bayad. Di, ang, so, di ka kuanan mang good ni Pablo, no? Ningon siya, oh, busa unsa man landay akong balos, maulamang kini nga sa akong pagwali, ang maayong balita, ikahatag ko nga walay bayad, aron dili ko mapahimuslan ang katungod sa pagkamagwali sa maayong balita. So meaning, nagbot-tasabot, nga wala siya nagdawat o bayad, kaya ba si Unyag makapahimulo siya? Nga wana, ano niya siya suhol, kaya ang suhol, ani, kato namang inigbalik ni Kristo. So, ang ibig sabihin pala ng ni Apostle Paul na yung hinihintay nila na ganting palan niya, yung buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoon sa kanya. So, para sa kanya, tatanggapin na lang niya yung ganting palan niya doon na lang sa langit, yung ibibigay na ng Panginoon sa kanya, kasi for him, hindi talaga niya tatanggapin yun, kasi para sa kanya, yung bayad sa kanya, yung gantimpala para sa kanya, yung gift ng Panginoon sa kanya na eternal life. So, ayun. So, nalaman natin ngayon kung ano yung buhay ni Paul, ni Apostle Paul, ni Pablo, na ano talaga yung stand niya sa giving, ano yung gusto niya mangyari, diba? Kahit na siya ayaw niyang ipipreach niya yung good news, yung gospel na merong kapalit. Parang ganun ba? Oh, ipipreach ko to sa inyo, magbayad kayo, magbigay kayo ng ganito. Hindi. Parang hindi pala gusto. Yan talaga ang pinakahit pala ni Paul. No? Parang sabi niya, oh, yung iba, binigyan niyo ng karapatan na kumuha ng ganito, ganyan, na kumuha ng pera sa inyo, na kumuha ng ano sa inyo. Pero kami, hindi namin yung ginawa kasi ayaw namin na makapagpapalit.
makapagbigay ng handle sa pag-preach ng gospel, ng salita ng Panginoon, parang ganun. So dapat pala na tingnan natin muna yung story nila Paul, yung sa mga apostle. So sa ngayon, yung giving natin is kusang loob talaga. Galing sa puso, ang gusto natin na makatulong tayo sa mga kapatiran natin sa church natin, na yung mahihirap ng mga tao, yun talaga kasi sa na-observe ko, maraming church ngayon na magaganda. At meron ding mga members na mahihirap. Pero kung tingnan mo, parang na-discriminate sila, ba? Diba? Yung time na parang may occasion, nakikita ko para talagang one time meron ko na-attend na church anniversary or Thanksgiving. Siyempre yung bring your own baon, diba? So nakikita mo yung mga mahirap, alam mo, yung nagdadala sila ng kanilang baon na konti lang, tapos ano lang yung ulam nila, tapos panahon nakakain na, siyempre mahihiya mo yung nalumapit doon kasi wala naman silang binigay doon, diba? Yun na lang man yung binala nila. Yung parang, yung talagang nakakaiyak kasi yun lang yung kinakain nila, yung iba umuwi kasi walang binigay, walang dala, ganun. Parang nasasabi ko na, parang walang nangyari, ba? Diba? Instead na sa loob ng church, magtutulungan kayo. Sa loob ng church, parang yung mahirap, mabibigyan pa natin. Yung ganun. Yung nabibigay natin sa church, nabibigay din sa mahihirap. Yung parang ganun ba? Yung ganun na programa. So, hindi yun nangyayari mostly sa mga churches. So, ngayon, sana naintindihan na ninyo na yung way ng mga apostles ay yung before, yung ginagawa nila ay namimigay sila, yung mga pera na binigay din ng mga tao sa kanila, binibigay din nila yon sa mga mahihirap, sa mga wala ng asawa doon, binibigyan nila yon. Kasi tinutulong, yung aim nila, yung goal nila ay makatulong sa kapwa-tao. Hindi yung isang tao lang, kundi lahat ng mga mahihirap sa loob ng church, tinutulungan talaga nila. So, yun yung dapat natin gawin at dapat natin sundin, di ba? Yun yung dapat way of giving natin. So, sabi nga, yung gusto ng Panginoon na lahat ng mga kapatid natin, tutulungan natin yung pinakamahirap. So, I hope na meron kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon. Masyadong mahaba, pero I hope na sana tapusin talaga ninyo, tingnan talaga ninyo. Kasi, at mag-subscribe na rin kayo sa channel ko, kasi mas marami pa tayong i-share sa inyo. Hindi about sa life ko, about sa papa ko, about sa lahat, about sa Bible especially, kasi para naman ma-share ko din sa inyo yon. So, salamat sa inyong panonood at maraming salamat sa mga nag-subscribe at saka nag-like at nag-comment sa videos ko. Maraming pa talagang salamat. Maliit pa po tayo, pero hindi lang po hanggang dito yan. Marami pa po tayong gustong maabot. So, marami po tayo salamat sa lahat ng mga nanonood po at sa lahat ng nag-like. And I hope na mayroon kayo naiintindihan at mag-aral kayo more on sa Biblia. And again, this is Sister Leia na nagsasabing sa kahit anong hamon ng ating buhay, kapag Panginoon ang ating kasama, hindi natin yan susukuan. Kaya kumapit lang. Goodbye, brothers and sisters, and God bless you always. Bye!